Hi guys! For today's video, isasama namin kayo dito. You can see, nilinisan namin ito. We call it general cleaning. Yun yung extra cleaning kapag tapos ng school year. So, kailangan malinisin lahat. Lamesa, mga dingding, everything kailangan linisin at kailangan ihanda sa pagpasok ng mga bata. So, ito yung classroom, guys. Ito yung classroom nila, oh, bongga. Merong couch. Tapos, yung kanilang mga laptop. Yes. Each of the student, meron silang laptop. Galing sa school, libre paggamit for the whole school year. So maganda ang dito, mas maganda pa din mag-aral sa Pilipinas kasi dito napaka-easy mag-aral, hindi mahirap. Pero pag halimbawa grade 2 ka sa Pilipinas tapos nag-move ka dito, yung knowledge mo na galing sa school from Philippines ay sakop na hanggang 5th grade or 6th grade. So, napakalayo. Napakalayo kasi sa atin parang dinidikdik ang mga bata. Kailangan grade 1, kinder. Marunong nang magbasa, magsulat. Dito, hindi. So, hindi mo kailangan talaga ng as in marunong na marunong ka na. At saka, yeah, it's really different. But anyway, I will start now. So, I will upload this on YouTube para may mapanood kayo. So, samahan nyo kami, guys, sa aming paglilinis.
nurse, medtech, physiotherapist, pharmacist. Magpapayang araw sa iyo, Sir Seth, at sa mga pag-iliw. Ang kwento na ibabahagi ko ay karanasan ng kaibigan ni Lolo. May kinuwento sa kanila nang palagi pa itong pumupunta sa bahay nila tatay sa Baydabaw. At para maging malinaw ang pagsasalaysay, ay ikwento ko ito sa katauhan ni Ismael. Taong 1964, edad 16 anos ako na magtrabaho ko bilang isang magsasaka sa lugar namin sa bayan ng Mati sa Mindanao. Paghahami ng abaka ang trabaho namin ang mga panahong ito. At dahil bundok ang lugar at malayo sa kabayanan, ay namin nasa dagat at gubat kami kumukuha ng aming kabuhayan. Maagang nagkasakit ang aming ama kung kaya't maaga din akong natutong magtrabaho. Noong una, tumutulong lamang ako sa aking kuya na si Pad. Pero nang umabot na ako sa wastong gulang, ay ako na ang nagtuturo sa mga kapatid ko na mas bata sa akin. Lalo na noong nagkasawa ng aking manong Pad. Ako at ang kapatid kong si Joel ang nagpatuloy sa paghahami ng abaka. At nang umidad na ako ng 18, gusto ko na rin sana mag-asawa sa napupusuan kong babae na si Warda. Pero hindi naman makakayanan ang hinihingin dori ng pamilya nito. Kung kaya't hindi ko na naituloy ang balak na pag-asawa. Masakit man sa kalooban pero wala na ako magagawa ng ikasal ito sa ibang lalaki. Umalis ako ng aming bahay ng mga panahon na yun. Gusto kong sisihin ang aking nama sa pagiging bandado nito. Kung sana'y malakas ito, di sana'y nakakaipon ako para may pangpadori ako sa magulang ng mahal kong si Pada. Pero nangyari nang nangyari, kaya wala na akong magagawa pa. Kung kaya't mas pinili ko na lamang na gumawa ng kubo sa buban para doon na tumira. Maghabi at mamuhay ng tahimik. Hindi ko din kasi matin na ang aking ina ay nag-asawa ng bago dahil lamang sa wala ng kakayaan ang aking ama na magtrabaho pa. At dahil sa hindi kami magkasundo ng naasawa niya, kung kaya't mas mainam pang bumubod na lamang. Subuntok ako na natili. Doon ay nagtanim ako ng iba't ibang klase ng gulay at mga prutas. Hanggang sa nakahuli ako ng bawirang at manok sa gubat. Ikinulong, inilagaan ko ang mga ito. Hanggang sa nakahuli ako muli ng kanilang kapares. Kung kaya't paunti-unti silang dumami. Sa kanilang pagdami ay mas lalo akong ginanahan na magtrabaho pa. Sa isip ko, kapag dumami ng mga ito ay maaari ko na silang pagbili. Hanggang sa isang araw nun, narinig ko ang mahinang pagtawag ng kapatid kong si Joel. Parang nasa ibang bahagi ng bundok nang galing ang proses nito. Hindi ko kasi pinalam sa kanya ang totoong lokasyon ng aking kubo kung kaya't ako na lamang ang lumapit sa kung saan ko narinig ang kanyang pagtawag. Pagdating ko sa lugar, naabutan ko ang sugatan kong kapatid nun. Nagulit ako sa kalumos-lumos ng sitwasyon niya. Sakto namang pagkakita niya sa akin ay ang pagkawalan ng malay niya. Kung kaya't kagad ko itong binuhan, dinala sa buo ko. Ginamot ang sugat na natawa. Tila ba nasaksak ito ng madalim? Mabuti na lamang at hindi ganun kalalim ang sugat nito. Kung kaya't hindi ganun katindi ang pangangailangan ito ng gamot nun na mula sa mga eksperto. Nagtataka man kung sino ang may gawa nito sa kanya. Ay hindi naman ako makakilos dahil hindi ko naman siya makakausap habang ginagamot ko ang sugat na ito. Nakita ko ang bato nitong labi. Maging ang braso ng kapatid ko ay may mga pasan at ilabag sa hinang panlalaban niya. Nasa edad 15 anos lamang ito kung kaya't alam kong hindi ko na ganyan kalakas. Lalo na kung ang nakalaban ito ay mas matanda sa kanya ng ihaba. Dahil sa wala akong maisip na ipakain sa kanya para lumakas siya pag-isip niya.
pag-iisin ng kapatid ko. Pagkatapos ko makapagluto, ay narinig ko ang pag-umul ni Joel na tila ba nagmamakaawa kung kaya't kagad ko itong nilapitan at tinisingan. Pagmulat nito ng kanyang mata at pagkakita sa akin ay kagalitong nagsabi na mula, "Mano?" Sabay yakap sa akin ng mahigpit habang nagsusumbong sa nangyari sa kanya. "Ano kung nangyari sa iyo, ha?" "Mano, pinagbalukitan ako ng amo ko." "Amo mo? Saan ka nagtatrabaho?" "Ipinasok ako ng pangalawang asawa ni Mama. Tagapaglampo ng produkto na tiyahin niya. Nagluluto ng kakanin eh. Pinapalako niya sa mga dayuhan na pumupunta sa mga baybayin dito sa atin. Kapag hindi na umubos, sa akin binubunto ng sisi. Alam mo ba, Manong, natuklasan ko rin na sila yung dahilan kung bakit talumpo si Papang. Narinig ko yun habang nag-uusap sila David at Modesto. Sila yung may kagagawa ng pagkalasan kay Papang kaya nahihiya at biglang naging imutil. Kinumpronta ko po si David, pero nandun si Baltasar. Eto, nagbubog po ako. Makinig si tayo habang tayo naglilinis. Dahil sa narinig ko ay pumintik ang aking tenga nun. Gusto kong balikan ang mga yun at gantihan. Pero naisip ko kung ano naman ang laban ko sa mga ito. Ordinaryong tao lamang ako kung kaya't wala akong laban sa lahi ng mga yun. Kilala kasing may lahing tulisan at may dugo ng demonyo ang lahi ng mga ito. Kung kaya't hindi ako basta-bastang makakilos laban sa kanila. Kumain ka na muna, Joel. Kapag malakas ka na, saka na natin pag-usapan yung tungkol sa mga sinabi mo. Inihain ko ng niluto ko kanina. Kaya nakakain ito ng maayos at mangiyak-ngiyak itong nagsasabi na sana kapag nagawa naming magpag-igante si Papang. Sana ay bumalik pa sa ayos ang katawan nito na matagal nang paralisado. Mahirap sabihin yan ngayon, Joel. Magpagaling ka na muna. Huwag ka muna mag-isip pa ng kung ano-ano. Mangyayari din ang lahat ng yan sa tamang panahon. Simula ng araw na yon ay nasa akin na nanatili si Joel. Mabilis na lumipas sa mga araw at buwan. Ang isang pares na baboy Ramon na inaalagaan ko, nagkaroon na ng supling. Mabilis silang dumami kapag napakain sila ng maayos at nabigyan ng magandang lugar. At dahil sa bundok ako nakatira, ay malapit na rin sila sa kapaligiran na kanilang nakasanayan kung kaya't hindi sila mahirapan na paramihin yon. Niyaya ko ang kapatid ko na ipagbili namin ang mga baboy sa bayan sa halagang 300 bawat isa. Nang panahon kasi na ito, Sir Seth, ay malaking halaga na ang 300. At dahil malayo sila sa Kabiasnan ay wala silang mapagkargaan ng 4 na baboy na aming binibenta. Kung kaya't tinalian na lamang namin ito ng lubid para hilahin na lamang ang daladala naming paninda. Habang naglalakad papuntang bayan, ay may mangilan-ngilan kaming nakasalubong ng mga tao. Sila na ang bumili ng aming baboy kung kaya't tuloy ang pagdala namin sa mga ito sa bayan. Ganun pa man, kailangan pa rin naming pumunta sa bayan para mamili ng ilang pangangailangan namin sa bahay. Nang nakarating na kami sa bayan, ay nakita namin ang ikalawang asawa ni Mamang. "Manong, si Said." "Saan?" Sasagot pa sana si Joel. Kagad na kaming nilapitan ni Said noon. Tinanong ito si Joel kung bakit ito umalis sa tindahan ng kanyang tiyahin. "Bakit? Hindi niyo ba alam ang nangyari sa kapatid ko? Kung hindi ko yan natagpuan sa baybayin, ay malamang buto lang yung natira sa katawan niya." "I am Paul Hollywood. And I'm Prue Lee. And we're here to tell you we're coming to Travel Town. We're in it. Literally. Enjoy the limited time baking event in Travel Town." "Sinasabi mo bang minaltrato siya ng tiyahin ko, Ismael?" "Sahib,
hindi ako nagsabi niya. At kung hindi tsahin mong magmaltrato sa kapatid ko, malamang kilala mo kung sino. Biglang nag-iba ang timpla ng mukha nito kung kaya't hinawi ko si Joel papunta sa aking likuran. Nang umakmang susuntukin ako ay kaagad akong umiwas. At binigyan ko ito ng isang suntok sa panga na naging sanhi ng pagbagsak nito sa lupa. Dahil doon nilalapit sana ang isang kasama nito pero kaagad kong inilabas ang punyal na gawa sa pangil ng malaking baboy ramo. Sige, lapit. Hindi ko masyadong maintindihan kung bakit maging si Sayid ay napaatras na rin nun. Pagkatapos ay kaagad na kaming umalis ni Joel. Baka maabutan pa kami ng mga lokong yon. Habang naglalakad kami pa uwi, ay nakasalubong namin ang isa pang nagnangalang Sayid nun. Pero tawagin na lamang natin siyang Manong Sayid. Halatang malalim ang iniisip nitong Manong Sayid. Hindi na ako nakilala nito pero si Joel ang tinawag niya. Manong Sayid, anong nangyari sa'yo, Manong? Ismael, ikaw na ba yan? Oo, Manong, ako to. Anong nangyari sa'yo? Bakit parang pasan mo yata yung mundo? Yung tiyuhin kasi ni Sayid eh. May nahiram ako na 500. Nagipit kasi ako nung naospital ang Ate Farah ninyo. Ngayon ako naman ang ginigipit. Kapag hindi ako nakapagbayad, eh bukas, hilahin na nito ang kalabaw ko na ginagamit ko sa pagsasaka. Dahil sa sinabi nito ay napakuyom na lamang ang kamao ko. Hindi ko lubos sa kalain na ganoon kadimonyo ang pamilya ng ikalawang asawa ng aming ina. At dahil konti lang naman ang nabawas sa nabenta naming baboy, kagad ko nang binigay kay Manong ang 600 piso. Ayun, Manong, bayaran mo kagad mamaya para hindi na maperwisyo yung paghanap buhay mo. Ismael, akin na to. O Manong, sa'yo na yan, mag-ingat ka. At maaari, huwag ka nang lumapit pa sa mga hayop na yun para manghiram ng pera. Alam mo bang muntik na nilang mapatay si Joel? Kung hindi ko nakita sa baybayin yung kapatid nating to, malamang wala na to. Hindi ko yan alam tula. Ang alam ko, pinagkalat lang na magnanakaw tong si Joel eh. Pagkatapos ay umalis na at nagtago. Pinagnakawan mo daw sila, Joel. Totoo ba yun? Hindi, Manong. Muntik na akong napatay ng tiyuhin ni Sayid. Ito. Ipinakita nito kay Manong ang sugat niya sa tagiliran na dulot ng pagsaksak. Kung kaya't maging si Manong ay napamura sa kanya. Manong, may natuklasan pa ako. Doon sinabi ni Joel ang tungkol sa nangyari sa kanilang ama na ang may kagagawan din ng pagiging paldado nito ay ang panlalason nila. Maliban pa din, Manong, namula yung mga mata ni Sayid, pati yung tiyuhin niya. Pagkatapos, tumulis yung kamay nito. Ginamit yung para saksakin ako sa tagiliran. Pasalamat na lang talaga ako nun at may mga taong dumaan. Nagawa ko makatakas sa kanya. At yun nga, hindi ko na alam kung saan ako napadpad. Pagising ko, nasa kubo na ako ni Manong Ismael. Kala ko katapusan ko na nung araw na yun eh. Kaya pasasalamat ko talaga kay Allah at kay Manong Ismael na hanggang ngayon buhay pa ako. Saan ka ba nakatira, Ismael? Bakit hindi ka namin mahanap-hanap? Manong, pasensya na. Hindi ko pa masabi sa ngayon. Sa ako na lamang sasabihin kapag nasa maayos ng lahat. Sa ngayon, huwag ka na munang magsabi sa kanila o kahit pa kay Mamang na nakita tayo. Ipanatili na muna natin ang sekreto to, ha? Ikaw na lang muna yung bahala kay Mamang at Papang Manong. O sige, Ismael. Basta manatili kayong dalawa na ligtas, ha? Salamat sa pagpapahiram mo sa akin ng pera. Manong, hindi yan hiram. Bigay ko na yan sa'yo. Mag-ingat ka, Manong, ha? Dito na kami ni Joel. Pagpapaalam namin dito at agad nang umalis. At para makaiwas sa mga makakasalubong pa namin, ay mas pinili naming tahakin ang kagubatan para doon na dumaan.
So guys, pakita ko sa inyo. Tingnan nyo ang kanilang blackboard. Malaking TV. So, napaka-ano nila. Napaka, anong tawag dun? Napaka, ano nga, advanced ah. Ganda ng, maano lang ngayon, maulap. Tapos meron silang maliit na kitchen. Oh, like pang kitchen natin sa bahay. So pa. Mas maganda pala dito nakikita niya. Kesa ano. Sa'yo ay bibigat ang bagay nito.
hanggang sa hindi mo na makayanan pa. Lulawakan ko ang baston. Tila may mainit na bagay na lumikop sa katawan ko at nagpagaan sa aking pakiramdam. Pagbuwat ko ng baston, parang pag napakaganito, napaka-komportabling gamitin. Ibinasiwas ko ito sa ere at nagulat ako sa naging itsura niya. Ang baston na akala ko ay isang stick lang na kawayan, biglang naging isang matalas na tabak. Kung kaya't namang haako ng gusto sa aking nakita. Maging si Magayon at Joel ay tuwang-tuwa nang makita nila ang nangyari sa aking sandata. Mary Smael, ang basto na mismo pumili sa'yo. Isang unyad lamang na nagpapatunay na ikaw ang pinili. Humayo kayo at iligtas niyo ang inyong pamilya sa tiyak na kababakan. Ginaumagahan, bago pa man magbukang liway-way, pinapagtas na namin ni Joel ang daanan pababa ng punto. Nagmamadali na kaming makarating sa bahay at makita na sila ba mga papangan. Sa lugar, bago namin marating ang bahay, ay madadaanan muna namin ang bahay ng aming manong Said, o manong Fahad. Pagdating namin dito ay kagad na kaming kumatok. Pero wala man lamang bumubukas ng pintuan. Maya-maya pa ay may narinig kaming mahinang pag-uungol sa loob. At kung hindi ako nagkakamali, ay boses ito ni Manong Fahad. Nagmadali na akong sirain ang pintuan. Pagbukas ko ng pinto ay kagad namin nakita si Manong na nakatali ang dalawang kamay sa yaligi ng bahay. Kinalagan ko ito, ha. Tinanggal ang usal sa libing niya. Ano nangyari, Manong? Sino kumuha sa iyo ito, ha? Si Sanit Ismail. Nagalit ito dahil hindi ako pumayag na ipenta yung kaisa-isang sakan ko. Tinanggal niyo yung asawa ko. Sinabi nito, ha, na pagka-uwi niya kahapon ay naghihintay na umano si Sanit sa kanya sa bahay nila. Wala naman akong nagawa nun kung piin ko yung mga palad ko. Kagad ko nangyayang si Manong Fahad na pumunta na kami sa bahay ng magulang namin. Kagad na ito nag-inom ng tubig at pagkatapos ay nalilali na kaming naglakad papunta sa tahanan ng aming magulang. Nasa daan pa lamang kami ay hindi na may paliwanag ang kapal na aming nararamdaman. Hindi ko man maintindihan pero naghihinala akong may hindi magandang nangyari sa bahay namin. Kung kaya't mas pindisan ko pa ang paglalakad para mabilis namin marating ang bahay. Pagdating namin sa bakuran, ay hindi may paliwanag na amoy ang aming namoy. Sarado din ang pinto. At ang kapitbahay namin ay nakasilip pero di na ba takot na lumapit. Nang makita kami nitong tatlong magkapatid na magkasama, ay naiyak na ito o na nabasa ko sa bibig ang sinasabi ito nga. Salamat. Kagad kong binuksan ang pintuan ng bahay. Umungad sa amin si Papang na naniligo sa sarili nitong dumi. Napakabayan na rin ito, ha. Samantalang si Mamang naman ang nakahiga lamang sa tabi niya. Payat na rin at animoy hindi ito nakakain ng ilang buwan. Hindi ako nakapagsalita. Napahagod ko lang ako sa awa sa aming magulang. Dali-dali pumunta si Joel sa kusina para kumuha ng tubig para agad na ipainom kina Mama at Papa nga. Unti-unti na numbalik ang lakas na may ko nang nakainom na ng tubig nga. Nang makita kong nanumbalik na nabami ang lakas nila, inutusan ko na si Joel na kunin ang bigas sa bag na dala namin para kagad na lutuin para makakain ang aming magulang. Sinunod yun ang bunso kong kapatid. Habang kami naman ni Kuya Fahad ay kagad nang kumuha ng tubig at sabon para paliguan ang aming magulang. Ako na ang naglinis kay Papa nga. Si Manong ang naglinis kay Mama nga. Hanggang sa nakapagluto na rin si Joel at hindi ako narito ang tuyo na nabili namin sa bayan.
Kahit namin pinakain ang aming magulang pagluto nito, ha? At dahil sa hindi pa makagalawang mga ito kung kaya't matyaga namin silang sinubuan ni Kuya Fad. Habang sinusubuan ko sila mga mga papang, ay naisipan kong tanungin si Manong kung ano ba ang nangyari. Bakit gano'n? Akala mo ba, sabi niya ay okay lang sila mga papang nun? Ismael, nasa mabuti naman silang sitwasyon kahapon eh. Hindi ko alam kung bakit nagkaganyan na sila. Nang magkaroon na ng lakas sila mga papang, balita rin nagkwento ang mga ito. Hindi ko pano nila alam kung ano ang nangyari. Pero may ginawa o ano si Said man. Nagagawa niyang magulag ang paligid ng mga tao. Madali lang sa kanyang gawin ang magpakitang ayos lamang ang lahat, pero ang totoo ay hindi. Alam ko ng rason dyan, Mang. Asawag si Said. Siya lang ang kanya. Hindi ko lang alam kung ano ang dahilan. Kung bakit hindi nila kayo nagawang iyang gawin. Dahil sa kakayahan ko, anak. Nagawa nila akong malasal at maparalisan. Pero buhay naman ang tao na lumasod sa akin ng kapalit. Yun ang walang iba kundi ang ama ni Said. Hindi ko pinatay ang mga tauhan ni Said, Abadid at Modesto. Hindi nila kami mapapatay ng mamang niyo. Kaya bilang gante, pinapahirapan nila kami. Nakatimbag ang nawika ni Papang noon. Anak, Ismael, alam kong ibinigay na sa iyo ni Magayon ang tungkod na dati magmamayari ko. Alam kong ikaw ang pinili. Panatilihin mo itong gamitin sa tama at sa malinis na paraan. Dahil yun ang magliligtas sa buhay natin lahat. Ikaw yung magmamayari nito, Pang. Sinabi naman itong siya ang magmamayari ng tungkod, pero ako naman yung ngayon. At sa kamay namin ni Joel, nakasalalay ang buhay namin lahat. Kagad ang ugto kayo. Muna ang aking pasya na harapin sa Said at ang kanyang pamilya. Maya-maya ay lumabas na si Joel sa silid namin at sinabing nalinis na niya ang tumi at kala. Kaya doon muna namin inagay sila papang at mamangan. Samantalang kapanamanan si Joel ay lumabas para palahin ang tumi na nagsihulog sa aming sinong. Nang patapos na kami sa paglilinis ay dumating si Said na. Umalampak pa ito nang makita niyang nandito kami sa bahay ni Joel. Nang aasal pa ito nagsasabi na salamat sa paglilinis sa bahay niya. Pero sinagot ko ito nang, subukan mong ihakbang yung mga paang papasok na tahanan namin. Uuwi kang walang ulo. Aswang. Matigas na wika ko kay Said na. Magtatakip siling na rin naman ang mga oras na nang pumunta si bahay si Said. Paano mo naman nasabi na aswang ako, Aber? Sabihin mo ba hindi ko nakikita yung pasimpleng pag-iba-iba ng kulay ng mata mo? Napaagil ito ng bagya. O di ba? Napaagil ka na kahit maaga pa lang. Nag-aasal na wika ako dito, ha? At dahil sa inis nito ay tinawag nito si Mamang sa may kalakasang boses. Hindi ka maririnig ni Inang. Ahakbang na sana ito para buksan ang pintuan ng bahay. Pero mabilis akong kumilos at iminasiwas ang aking baston na naging salipan at tumilapon ang ulo nito sa lupa noon. Kami naman akong sinugod ng kanyang malipores kung kahit isa-isa ko na silang iniyapit sa kanilang huling hatungan. Pagkatapos kong gawin ito ay kagad na kinuha ko ang ulo nito. Dinipit papunta sa kanyang motor. At ang motor mismo ni Said ang ginamit ko papunta sa kanyang queuein. Farid! Pinapabigay sa'yo ng pamangkin mo. Sabay hagis ko dito. Napatras pa ito nang makita ang ulo ng pamangkin niya na naman ay nasa mabalahibo nitong anyo. Bahagya pang nakausap niya mga pangil nun. Anong ginawa mo? Galit na wika nito. Kayo, anong ginawa niyo sa pamilya ko? Akalit, hindi pa ba sapat na nilumpo niyo ang ama ko?
Saan mo nilagay ang asawa ng kapatid ko? Sa tingin mo, ganun ako kahinang para matapon sa ibata. Patpahin ka pa. Marami ka pang bigas na kainang ng kainin bago ako matapot sa'yo. Arugante mong ika ni Farid ba? Ganun ba, Farid? Nang nag-aantali ko sa akin ay nilabas ko ang aking punyay. Naisip kong ito na muna ang aking gagamitin sa ngayon. Sinabihan itong kanyang mga tauhan na huwag nang lumapit sa away namin. Sinugod ako nito ha, na siya ko namang nailagay nun. Kasunod nito ay ang pag-atake ko sa kanya gamit ang bunyal na punong-puno ng orasyon. Nasugatan ko ito sa braso at kagad itong nabaitan. Huwag mo ako masyadong minamalit pa rin. Hindi mo alam yung kakayaan ko. Itong bunyal pala yung nakita mo. Saglit na rumihis pa sa mukha nito ang pagkamangha. Pero hindi naman yun nagtagal. Muli ako nitong sinugod kung kaya't muli kong dinapisan ang kabihang braso niya. Paglalaruan kita pa rin. Walang ano-ano ay lumabas na rin sila David at Modesto. Dala-dala ang asawa ni Manong Pahad. May hawak itong patalim na nakatutok sa leeg nito. Naagaw nito ang atensyon ko. Namuntik ko ng ikapahamak nun. Dali-dali akong inatake ni Farid nun. Muntik na akong mapuruhan. Pero mabilis akong nakailag sa uli. At bago pa man bumawa ng patalim sa leeg ng asawa ni Manong Pahad, guys, the sun is outside now. So, nawala na yung pagi. So, this is the view outside. Ito yung classroom ni Lizzie at saka ni Nesha. Dito sila nag-aral ng 10th grade. Bago. Nasa bahay na po si Manong ng mga magulang namin. Maayos na siya. Ikinapanatag ito ng loob ni Manong. Halika na Manong, umuwi na tayo. Muli kong ginamit ang motorsiklo ni Sariman. Pagdating namin sa bahay, nabutan namin silang nakabang sa pintuan at naghihintay sa aming pagpapaling. At doon na ako nakaramdam ng pagod at antok. Pagkatapos kumain ay kagad na akong nakatulog. Wala namang gumisto ako sa pagtulog ko hanggang umaga. Pagkagising ko, matatamis na ngiti ng pamilya ko na nakaupo na sa hapag kong kaya't kagad na akong gumangon at nakisala na rin sa kanila. At napagpasyan kong dali na lamang sa patag ang aking mga alagang baboy at manok. Lumipas pa mga araw, unti-unti nang bumabalik sa dati ang sigla ng aming pamilya. Si Papa naman sa tulong ng gamot na binigay ni Magayon. Unti-unting nakakalaman. Sa batang ko na rin pinagpatuloy ang pag-aalaga ako ng mga hayop. At sa awa ng ala at gabay ni Magayon, ay naging maayos naman ang aming pamumuhay. Hanggang sa kinalauna nila na kuwan ko ang aking pag-ibig. Sa isang babae na, di ba ang Eliyon? So guys, it's almost 1 hour, so end natin pang video natin. Tapos mag-ano tayo ng part 2 pag tapos na ang paglilinis namin. So para madami tayong pang upload para sa inyo. So that's it for today's video, guys. Don't skip
sa lahat ng ads. Thank you for watching. Bye!